Hi, magandang araw muli sa lahat ng ating mga kababayan. It's me again, Marjon Tolentino, at welcome back muli kayo sa ating channel. At for today mga kababayan, ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo na ang next vlog natin ay dito sa Batchawan, Subic, Zambales. At ngayong araw na to ay mag-harvest tayo ng mga mani. And I hope na sana makarami tayong ma-harvest na mani ngayong araw na to. Kaya mga kababayan, ngayong araw na to ay samahan niyo po kami mag-harvest ng mga mani. Kaya yung mga kasama po namin dito, kung napapansin nyo, dito sa aking likuran, ayan po sila, sila yung parents ko po, and then mga kasama po namin sa bahay, and ay nag-i-start na po silang mag-harvest. So ngayon ay sasamahan na natin sila para mag-harvest. Kaya tara! Ayan, kung napapansin nyo po mga kababayan dito sa aking likuran, ayan. So ayan yung mga harvestin natin mga mani. Ayan, mula dun po, ayan, ay nakapaikot po yan ng mani. So ayan yung titirahin natin today. Sana makarami tayo ng harvest. Kaya tara! Sampulin nga po natin yung unang bunot dito banda kung makakarami tayo. Sabi po kasi nila ay harvestin na kasi tumutubo na po yung laman nila. So ayan, ayan. So dapat na talaga silang ma-harvest kasi kung hindi pa sila harvestin ay talagang tutubo po yung mga mani pag magulang na. Ayan, so dito sa hawing area na to, eh, ito na po yung mga inumpisahan nilang i-harvest na. So ito po, ito na po yung mga na-harvest nilang mga mani. Tapos Edeng, malaman la? Marami daw pong laman. Naabot na ako bungas sa paglanan. Magkakatala, tuloy manong. Butlaw na daw ako si gumapagmangno si kandali mo kabata akong pagmayoyo intanong ko daw sangkal-sangka si haawitan tayo ni Manong habang lalugang man lalugod kabasa habang nag-iimay ng mani kagulusang kasing-kasing ko di ko man lamin tuturawan ang kansangkay pag-ataman mingkas tanto kita buhay pa paglanan balos ang kapaglanan na kumbad na dating bravo. Na dating ang pagod na bubunga So si tatay galing ng ano Samar bubunga. Papa siya ni Bay no Bay Kalbayog Samar kayo wala bunga. Sige, Jello, pwede na rin. Tara, Kenny. Dito mo dyan, salbag. May tinik. So, samahan nyo po kami maghimay ng mga na-harvest nating mani. Siguro kung hindi namin matapos ngayong hapon, ay bukas na po namin itutuloy yung pag-harvest. Kasama natin si Jello ngayon na naghihimay ng mani. Hey, Jello. Jello, tigano ka rin ka. Sampalo ko, Bilya Maria. Ah, Bilya Maria. Yo. Okay, no, Remy. So, ayan, nakaisang basket na po tayo. So, ililipat natin siya sa malaking lalagyan. So, ayan, ang dami na po nilang nahimay nila Jello, tsaka nila Joy. So, ilagay natin siya sa malaking lalagyan para ma-refill natin siya. Ang dami.
So yan, so ang dami na po nating na-harvest. So i-check po natin yung laman niya kung talagang maganda ba yung laman ng mga na-harvest nating mani ngayong araw na to. Parang magulang na. So ayan, so napakaganda po ng kanilang mga bunga. So ayan po, tuloy pa rin po kami sa pag-harvest sa ikalawang araw ng mga mani. Medyo marami po kami ngayon nag-harvest. Ano tayo, nakarami ka na? Ikaw ba, nakarami ka? Galing ah. Dito banda mga kababayan, kung napapansin nyo, napakaraming nakain na po ng mga daga. Kaya kung hindi pa po ito na-harvest, panigurado ay yung mga kaibigan nating mga daga ay wala nang ititira sa atin. Ayan po oh. Halos sa buo paikot ng farm ng mga mani ay halos nakakain na siya ng mga daga. At tulad po dito, ayan oh. Ayan, makikita po natin yung mga kinain ng mga daga. Ayan sila. Napakarami po. Kaya kung hindi pa sila ma-harvest, ay wala tayong ma-harvest pag in-harvest natin sila na hindi tama sa ano, buwan. Kasi ito ay saktong 3 months na sila, so kailangan na talaga silang i-harvest. Kasi kung hindi sila ha-harvest, ay tutubo yung kanilang mga bunga or kakainin ng mga daga. So ayan, so far mga kababayan, malapit na po kami matapos magbunot ng mga puno ng mga mani. Inipon namin yan mga kababayan para mamaya ay maghihimay na lang kami ng mga laman. And then meron mga area na wala ng mga laman kasi naunahan na po kami ng mga daga. Kung meron man silang laman ay 3-5, pero may mga area din na magaganda pa rin yung kanilang mga laman. Ayan po,
ay konti na lang po yung aming binubunot. Mga 1/4 na lang po yan ng taniman ng mga mani. Ano Samuel, nakarami ka? Na? Na mga sabi yung pagal ko? Napagod ka Samuel? O mamaya, takakain mo ng maraming merienda. Ne? So ayun po mga kababayan, tapos na kami nagbunot. Ngayon ay naghahakon na kami ng mga mani, nililipat namin sila sa puno ng mangga para malilim at dun po kami maghihimay ng mga laman nila. Kaya ngayon ay samahan nyo muna kami maghakot ng mga nabunot namin na mani para ilagay sa ilalim ng mangga para dun tayo maghimay mamaya. Kita na rin ay panganay po nila mama at isa po itong dating tira. Meron na ang dating itong nagtitira simula po nang nagtawin ko ng isang sari-sari store. Pagod na rin po pati ito sa atin. So yun po mga kababayan, natapos na kami nag-harvest ng mga mani. Kaya kung napapansin nyo sa aking likuran ay talaga namang malinis na siya. And then nakarami po kami ng harvest. Pero marami rin po yung mga nakain po ng mga daga. Siguro kung anuin natin ay mga ilang sako din yung nakain nila. Kasi bawat dadaanan mo talaga dito sa farm namin ay makikita mo yung bakas ng pananalasa ng mga daga. Talagang peste sila sa mga halaman. Kaya kung napapansin nyo yan, kahit saan ka tumingin, ay puro balat ng mga kinain ng mga mani. Kaya for sure, kung ito, inayaan pa namin umabot ng next week or the next weeks, ay talagang wala na kaming aabutan ng mga mani siguro. At kung meron man, ay talagang konti na lang. Pero at least, naka-harvest pa rin kami ng madami-dami na mani. Kasi ilang square meter lang to, and then naka-harvest kami ng ganun karami. And then wala man kaming in-apply na fertilizer. Talagang ano lang siya. Yung mga natuyo-tuyong dahon dito kasi dating bakante ito na lupa. And then maraming pinagputulan ng kahoy like ng mga ipil-ipil. So maraming nahulog na mga dahon-dahon. And then yung naging fertile yung lupa. And then napakaraming worm na nagpuproduce po ng good microorganism. Yun nga po yung tinatawag na vermicast. So yan po. So yun nga po mga kababayan, ito yung na-harvest natin mani. Kasi nakakatuwa man ay 400 square meter yung tinaniman natin ng mani. And then wala man kami in-apply na fertilizer, tanim lang kami ng tanim. And then after ng mga tatlong buwan ay mag-harvest na tayo ng ganito karaming mga mani. And then kanina naghiwalay na kami ng mga itatanim namin na mani para itanim this coming next week. Ibibilad namin yon. So meron 4 na sako na na-harvest na kanina na pinili namin yung mga matatandang mani para itanim namin. So yun, sana nag-enjoy kayo sa video ng ito mga kababayan. And especially sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay, ay mag-iingat kayo lagi dyan at
Sana huwag kayong magsawang sumuporta sa atin. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat.